Sa umpisa ng chapter ay ipapakita na ayos pa din si King at Queen sa kabila ng malakas sa pag-atake ni Zoro at Sanji. Ang last chapter ay nagtapos sa pag-atake ni Sanji at Zoro kay King at Queen. At sa chapter 23 nga ay ipapakita naman kung gaano talaga katibay ang mga ancient Zoan user. Hindi din naman maganda kung matatalo agad ni Zoro at Sanji si King at Queen. Dahil ito ay ang laban ng first and second commander ng mga emperor. Kaya syempre, hindi tayo bibigoy ni Oda sa labanan na to na matagal na hinihintay ng maraming fans. Si Marco ay naalala ang kinuwento sa kanya ni Whitebeard tungkol sa Land of Gods na nasa Red Line. Sa last chapter ay sinabi ni Marco ang tungkol sa race na alam niyang nakatira sa Red Line. At siguradong marami ang nag-speculate kung paano nalaman ni Marco ang tungkol sa race ni King. Pero ngayon alam na natin na nanggaling ang knowledge na to kay Whitebeard. Bago tayo magpatuloy ay gusto ko lang ipaalala sa inyo na kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na. Ngayon na sa ating channel. Click mo na din yung notification bell button dahil kapag nakasubscribe ka sa channel na to ay makakatulog ka ng mahimbing sa gabi dahil alam mo na mano-notify ka kapag may bago tayong labas na video. Kaya ano pang iniintay mo? Pindutin mo na yan. Sumunod ay tuloy ang laban ni Zoro at Sanji versus King at Queen. Sinabi ni Sanji kay Zoro na may kakaiba siyang nararamdaman sa katawan niya pagkatapos yung gamitin ng pangalawang beses ang raid suit niya. Alam naman nating lahat na nag-fail ang modification ni Sanji at pinamukha pa to sa kanya ni Judge at ng mga kapatid niya. Pero maaaring na-activate ang modification ni Sanji sa tulong ng pagsuot niya ng raid suit na specially made para sa kanya. Dahil si Judge bilang isang scientist ay hindi basta-basta tatanggap ng failed experiment. Kaya hindi malabo na ginawa ni Judge ng paraan na ma-activate pa rin ng stealth black raid suit ang modification na ginawa niya kay Sanji. Si Queen ay sinabi na isang Germa cyborg si Sanji. Tinanong niya din kung machine ba ang nag-aapoy na legs ni Sanji. Pero sinagot ni Sanji si Queen na 100% human siya, na wala siyang machine body parts. At dito ay sinabi ni Queen na wala siyang alam na normal human na may kakayahang gumawa ng apoy kung hindi siya nanggaling sa isang tribe. At pagkatapos ito ay pareha silang tumingin kay King. Ibig sabihin lang ang sinasabi ni Queen na tribo o lahi ay ang lahi ni King. Pero ayon kay Queen, ang apoy ng Jable Jambe ni Sanji ay wala pa ding binatbat sa powers ng race ni King. May matindi na namang revelation para kay Sanji. Sinabi ko na to sa dati kong video na hindi normal sa karakter ng One Piece na magkaroon ng elemental powers kung wala itong Devil Fruit. Kaya nakakapagtaka na kayang gumawa ni Sanji ng apoy. Bago mag-timeskip ay okay lang kasi nakikita natin na umiikot siya na mabilis para gumawa siya ng friction na magpapainit ng legs niya. Pero pagkatapos ng timeskip ay kaya niya nang paapuyin ang legs niya kahit walang friction. Maari kayang si Judge ay nakakuha ng sample ng genes ng race ni King at ito ang ginamit niyang modification para kay Sanji. Anyway, gumawa na ako ng video tungkol sa ability ni Sanji na gumawa ng apoy. Click nyo na lang to kung hindi nyo pa yun napapanood. Si Yugoro at Kawamatsu ay nag-uusap habang pinapanood nilang pangikipaglaban si Zoro kay King. Sinabi nila na naalala nila kay Zoro ang dating lord ng Ringo na si Shimotsuki Oshimaru. Pati na din ang legendary samurai na si Shimotsuki Ryuma. Malapit na yatang masagot ang matagal na nating tanong tungkol sa magulang ni Zoro. Si Zoro ay hindi kinonfirm ni Oda na pinanganak sa East Blue. Pero si Zoro ay lumaki sa Shimotsuki Village na nasa East Blue. At naging master niya si Koshiro na anak ni Shimotsuki Kozaburo na nanggaling sa Wano. Kaya sa lahat ng clue na yan tungkol kay Zoro ay marami na ang naniniwala na isa talaga Shimotsuki ang magulang ni Zoro. Kaya mas malaking sorpresa talaga kung gagawin ni Oda na hindi Shimotsuki si Zoro. Ipapakita din sa chapter 2023 ang labanan ni Jack versus Inuarashi, Perospero versus Nekomamushi, Raizo versus Fokuro Kojo. Sa last part ng chapter ay ipapakita na si Momonosuke ay tumanda na sa tulong ng Devil Fruit ni Shinobu. Ang katawan ni Momo ay 28 years old na. Pinakita na siya ay naka-dragon form sa harap ni Luffy. Pagkatapos ito ay niyaya na ni Luffy si Momo na bumalik sa Wano Kuni.
Marami ang nagsasabi na hindi matutuloy ang pagtanda ni Momo. Sinabi din nila na baka hindi payagan ni Luffy si Momo na tumanda gamit ang Devil Fruit ability ni Shinobu. Pero sa chapter na dadating ay natuloy na talaga ang pagtanda ni Momo. At dahil hindi pa kumpleto ang chapter summary na nag-leak, ay hindi pa natin alam kung ano talaga ang reaksyon ni Luffy noong nakita niya si Momo. Marami na din ang nag-theory tungkol dito na maaaring maging matanda si Momo at pipigilan ni Momo gamit ang dragon form niya ang pagbagsak ng Onigashima sa Kuri. Pinapaalala ko lang sa inyo na ang mga nabanggit natin ay hindi pa final. Kasi may napansin ako sa mga nagbibigay ng spoiler lately na may mga dinadagdag silang detalye sa spoiler. Tapos kapag lumabas ang chapter, wala naman pala ang mga ibang detalye na binibigay nila. Kaya mas maganda pa din na hintayin natin lumabas ang chapter 1023. Ngayon na malaking dragon na si Momo at maaaring magkatotoo na nga na pipigilan niya ang pagbagsak na Onigashima sa Kuri, alam natin na hindi ito magiging madali para kay Momo dahil hindi papayag si Kaido na masira ang plano niya. Maaari kayang may mamatay sa susunod na mga chapters dahil dito? Kaya ayan ang pag-uusapan natin sa susunod kong video. Oo nga pala, huwag niyong kalimutang sumali sa ating One Piece fan giveaway. Check niyo na lang ang details sa description box. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.